Good morning guys, welcome again to a new day. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Samahan ko sa small YouTubers. Guys, sa oras na to, maglilinis tayo ng ating mga halaman, ng ating mga paso. Kasi to guys ay dumubog din sa tubig to nung nag-ulan ng malakas, nung may bagyo. Pero hindi tubig baha yun, tubig ulan lang naman yun. Hindi naman bumaha yung mga ilog dito kundi yung mga tubig ulan lang dito sa paligid namin. Talagang malakas ang ulan sa medyo mababa ng lugar, kaya naiipon yung mga tubig. Kaya sa bandang lugar namin na yan, yung mga paso natin, nalubog sa tubig din yan guys. Pati mga halaman natin, lilinisan natin kasi baka sila mamatay dahil yung lupa nila, basang-basa. Kaya mag-start tayong maglilinis. Uhugasan natin yung mga paso niya guys, tapos ititrim natin yung mga dahon-dahon nila na mga malapit ng malanta, tatanggalin na natin. Ayan, gugupitin ko na lang yung mga patuyo niya, mga dahon para mag-dahon siya ng panibago. Kasi kung nandun yung mga nalalantang dahon, matagal siya mag-dahon ng panibago. Kailangan linisin mo yung mga, tanggalin mo na yung mga nalalanta na, yung mga tuyo na ng mga dahon sa gilid ng mga halaman para magpanibagong usbong yung mga dahon nila para gumandang muli. Kasi kapag pinabayaan mo ito na nababad sa tubig tapos hindi mo pa lilinisan, ayusin, talagang posibleng mamatay yung mga halaman. Kaya alagaan natin mabuti yung mga halaman natin guys, kasi nagpapaganda rin yan sa ating paligid, sa ating harapan ng bahay, sa likod ng bahay. Kaya ako guys, mahilig ako sa mga halaman din . Parehas kami ng misis ko. O, libangan din na yan. Libangan ko rin yan guys. Paminsan-minsan, yan ang ginagawa ko. Nag-trim ng mga halaman. Dilig, tanim, yan. Nililibang ko rin yung sarili ko guys. So, maya-maya lang i-cultivate natin to guys. So, ito naman guys ay pangit na rin tingnan kasi hindi napantay yung pagkatubo niya. Yung iba mataas, yung iba mababa. So, ititrim natin to guys para gumanda naman. Sa totoo lang, sa likod ng bahay namin to . Yeah, nakadisplay yung mga paso ko dyan sa likod, marami. Meron din sa harapan namin. So, itrim muna natin to guys para medyo gumanda naman ang dating. Kasi hindi napantay ang pagkatubo niya Mabilis lang lumago guys kasi may tubig ulan, madalas ang tubig ulan ngayon. Kaya hindi ka na magdilig, talagang tutubo sila ng maganda. Hindi nga lang pantay-pantay. Kaya ititrim natin para gumanda siya. Ayan. Okay, ayan guys. Medyo gwapo na ang dating niya guys. Gumanda na. Kasi natrima na natin yung mga dahon niya. So, konting adjust pa para magandang tingnan guys. Ayan. Kasi kapag hindi pantay, magulo pangit tingnan. Kaya ayusin natin mabuti para magandang tingnan. Saka, ito guys, halaman to, madali lang patubuin to . 4 months pa lang to, ang ganda ng tingnan. So, dito naman tayo guys sa ating mga paso. Ayan, nalinisan na natin, hugasan na natin yung mga paso niya guys. So, i-cultivate natin yung lupa niya. Ayan, kasi basang-basa siya . Para makasingaw. Para kahit paano matuyo ng konti yung tubig niya sa ilalim. So, kailangan na i-cultivate natin paikot sa pinaka puno niya. Yan, itak nang gagamitin ko guys para mabilis. Kasi yung shovel ko malaki, may makapal. Masasira yung halaman kapag ginamit ko yun. Kaya itong itak na lang para mas mabilis. Makaikot, mabilis gamitin. So yan guys, cultivate natin isa-isa lahat para gumandang muli mga halaman natin. Ito guys, meron akong dalawang piraso nito na halaman. Maganda rin ito guys, nung mababa pa siya. Habang tumataas na siya guys, matangkad pala ang tangkay niya. Kaya, ayun. Tangkad-tangkad na niya. So guys, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-cultivate para gumandang muli mga halaman natin. Ito rin guys, maganda rin ito pag malago siya. Pag marami siya, ang ganda niyan guys. Na yellow green ang kulay niya. So ayan, halos tapos na tayo mag-cultivate guys. Yan, ikating lang natin yung mga patuyong dahon nila para mag-dahon sila ng panibago. So ayan. So ito guys naman, ayan gumamela.
Yan. Medyo malaki yung bulaklak ng gomela namin, guys, nito kasi medyo malaki na ang pagkatubo niya. So nung maliit pa siya, medyo ang bulaklak niya maliliit lang. Ngayon magaganda na yung bulaklak niya, malalaki na. Kasi malaki na rin yung puno niya. So gusto kong ilipat nga ito sa lupa para mas gumanda siya. Kaya lang lalago siyang masyado. Kaya sa paso na lang siya. So guys, ayan, tapos na tayo mag-cultivate ng ating mga halaman. Ayan. So sigurado tutubo na ulit siya ng maganda. Kasi nakasingaw na yung lupa, yung mga ugat nila. Na-cultivate na. Napreskuhan sila, guys, kasi nahugasan sila Pati yung mga dahon nilang madudumi, nahugasan yan. Yung mga paso, yan, nahugasan sila, guys. Nalinis ko na, kaya medyo preskuhan dati ng mga halaman ko ngayon. So, ayan. Makakatubo na sila ng maayos muli. Kasi nalinis na sila. Na-cultivate pa yung mga puno nila. Maganda na uli silang tingnan kasi malinis na sila. So ayan, guys, walang bahid ng dumi. Walang bahid ng baha. Kaya ayan, guys. Sa harapan ng mga halaman ko. Maganda nang tingnan pagmasdan kasi nasa ayos na sila uli. So ayan, guys, ang aking pinagkakabalahan kapag tumutok naman ako sa mga halaman. Ayan. So medyo gwapo nang dating, guys, sa likod ng bahay ko. So ito naman sa gilid, guys. Ayan. Natrim ko na din yan, guys. Okay. Basta pag natrim mo yung mga halaman na malalago, gumaganda siya, guys. Maganda ang tingnan sa gilid ng pinakabahay. Ayan. So, susunod nito, guys, lilinisan naman natin yung dingding natin, yung pader natin. Kasi may mga talsik-talsik ng mga dumi. Dumi ng hangin, dumi ng tubig, ulan, mga talsik ng lupa. Kaya lilinisan din natin to, guys. Ayan. Pupunasan natin ng basahan. Basahan lang naman, guys, hindi kailangan ng scotch brite dito kasi madulas to, guys, makintab. Tubig at basahan lang ang pantanggal ng dumi dito, guys, para hindi magasgas yung ating pinaka-design sa pader. So ayan, basahan na basa lang, guys. Tapos sundan ng tubig. So ayan, punas-punas lang, guys, para hindi magasgas yung ating pinakamamahal na marmol. Ayan. Marmol kuno. So ayan, guys, iniingatan natin magasgas para tumagal yung buhay, guys, ng design natin. So yan yung aking design last year, guys, last year yan. Kaya napakaganda pa rin kahit ilang buwan na, guys. Ayan, oh, parang sariwa pa din pag nalilinisan. Parang bawang gawa pa rin. Ayan, kintab na naman, guys, kasi nadumihan nung bumagyo Dami nakadikit na mga dumi. Kaya konting linis uli, guys, para gumandang muli yung ating wall ng ating bahay. Siya pala nga, guys, kung sino man ang gusto magpagawa ng ganitong design, parang bricks, yung aking mga haligi yan, guys, yan, parang naka-bricks siya. Yan, naka-marmol din ang design niya, guys, ang kulay niya. Pero mga pintura lang yan, guys, na ginawa ko. Ginawa ko lang parang marmol finish. Yan, bricks style. Yan. Yan yung pinakahaligi, guys. Ito naman yung sa wall. Yan. Parang marmol talaga. Yan. Talagang pinag-isipan ko mabuti yan para magawa ng ganyan, guys. Baka may magpagawa dyan, guys, PM lang kayo sa akin or lagay nyo lang sa comment section para mabasa ko lahat yung comments nyo. So depende, guys, sa laki at haba ng gagawin ang price ng pagpipainting nito, guys. So baka magustuhan nyo, guys, PM nyo lang ako. So gagawin natin marmol yung dingding nyo pati mga haligi nyo. Yan, akong bahala sa design, guys, kung gusto nyo yung ganitong design. So, mumukha siyang marmol yung labas ng bahay nyo. Yan, naka-brick siya. Okay, parang bato talaga, oh. Yan, batong-bato ang design.
Ito naman, marmol na marmol ang design niya, guys. Ayan. So, subukan nyo rin sa bahay nyo, guys. Para gumanda rin yung labas ng bahay nyo. Diba, limpangin sa loob eh. Basta yung labas maganda. Okay. Diba? So, yung loob ng bahay namin, hindi naman kagandahan talaga eh. Yung labas lang pinaganda ko. Para attractive naman sa tao. Hindi nakakahiya sa mga tumitingin. So, ayan, guys. Try nyo natin. Mabilis lang siyang linisan, guys, kasi ano, makintab siya, madulas siya. Ayan, hanggang baba, guys, ayan, madali lang linisan, punasan. Basta may katabi ka laging tubig. Ayan, so, easy to clean, guys, kasi madulas. Ang pagka-varnish ng wall namin. So, paikot yan, guys, lilinisan natin. Kasi hanggang doon sa harapan niya, nilikod to eh, hanggang doon sa gilid, hanggang harap, lilinisan natin, guys. Total, wala tayong trabaho ngayon eh. Dito na tayo sa cleaning time. Yan, guys. Tayo natin ng bintana natin. Yan, pupunasan din natin yan, guys. Yan. Lahat yan, guys, para magmukhang maganda, malinis, para magmukhang bago uli. Kahit dinala na ng bagyo, parang bago pa din. Pati mga halaman natin, guys, nasa ayos. Ayan. Madiskarte lang ang kailangan para yung paligid mo, yung bahay mo, gumanda. Kapag pinabayaan kasi natin yung mga halaman, mga bahay mo, pinabayaan mo, ang gulo-gulong tingnan, guys. Parang ang gulo rin ng mga taong nakatira. Kapag magulo ang labas at loob ng bahay mo. Kaya, sa loob at labas, kailangan maayos. Para yung mga nakatira, nasa ayos din. Wala sa ayos. Ayan, guys. Kailangan nasa ayos lahat. Okay, guys. Ayan. Tapos na tayo maglinis sa pinakalikod, guys. Sa mga halaman, sahig, sa wall. Ayan, guys. Next month, pwedeng linisan ulit natin to buwan-buwan yung ating pader para mawala yung mga stain-stain niya. Yung mga dumi niya. Kailangan laging malinis para magmukhang laging bago lagi. Yung ating wall design. So, pati yung motor ko, guys, na extra na rin. Ayan, susunod natin lilinisan natin, guys, yung ating motor naman. Para hindi makalawang. Para hindi kalawangin. So, ayan, guys. Okay na tayo sa likod at saka sa gilid ng paglilinis. So, dito naman tayo sa may kanang bahagi. Ayan. So, linisan din natin dito, guys, kasi maraming stain-stain. Ayan. Punasan natin, then buhusan natin ng tubig. Dahan-dahan para malinisan din. Para kumintab din muli. Magmukhang bago ulit. So, ayan. Paikot tayo hanggang doon sa harapan, guys. So ayan, nagmukhang bago na yung ating wall design. Kubinis na uli. Bumalik yung pagkakintab niya, guys. Ayan, makinis na makinis. Kasi nalinis natin. Paikot. Kaya gumandang muli ang design natin. Okay, nagmukhang bago na naman, guys, ang kulay. Pati itong motor namin, guys, ayan, nagmukhang bago na din kasi nalinis na. So, bali-dabay yan, guys. Isang Mio at saka isang Honda TMX. Ang problema lang, guys, ano, hindi pa ako marunong magmotor eh. Kaya mag-aaral pa ako magmotor. Mag-aaral ako sa driving school. Para matuto na, guys. Sayang, inawabakante eh. Takloban natin para hindi kalawangin. Para hindi amagin. So, ayan, guys. Maraming pong salamat sa inyong panonood. And kung hindi pa ako kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe now. At huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos na bago kong upload. Maraming salamat, guys, and God bless everyone.